Hello? May tao ba dyan? Halos lahat ng mga tunnel dito, ginawa talaga ng Hapon noon, nung panahon ng World War II. So, marami. Hindi lang yan, meron pa dyan. Marami pa? No, meron pa dyan. Meron pa isang malaki-laki jet. Ay! Kasi ba? Ano din 70s dito na ako nakatira. Yan mga history na yan, medyo may alam ako kunti pero hindi naman talaga lahat. Kasi ang nakakaalam talaga niyan yung mga nakakatanda sa ating mga ninuno natin. Tinamo yung ibabaw niyan, yung mga tama ng bala, hindi siya lumulubog. Parang ano lang, parang okit lang. Mm. Ayun sa taas. Yung may bagyo na malakas, dito kami sa loob. So dito pala kayo nagtatago. Oo. Mula doon sa foxhole na pinuntahan natin ay bumaba ako rito para ipakita sa inyo yung itsura ng mga pyramid na nakatayo dito. Ito yung nagsilbing depensa ng mga sundalong Amerikano laban sa mga sundalong Hapon noong World War II. Good morning mga kawari, welcome back na naman sa aking panibagong vlog. So ngayong araw ay panibagong lugar na naman ang i-explore natin. Today we're in Cebu, ayan, saan i-explore natin yung mga historical na lugar dito sa Cebu City. Sa likod ko, yung makikita natin ang isa sa mga famous historical landmark dito sa Cebu, kung saan makikita natin ang cross ni Magellan. Ayan, isa ito sa mga dinarayo ng mga kababayan natin para magpa-picture. Itong cross nga pala, it signifies the birth of Christianity dito sa Cebu City. Ayan, at sa harap po nito, makikita po natin yung City Hall. Ayan, at dito sa gilid po ay makikita natin yung rebulto ni dating President Sergio Osmeña. Ayan, so talaga namang itong lugar na ito ay nagiging crowded dahil sa maraming mga kababayan o mga debuto na pumupunta dito. Dito po ay maraming mga tinitindang mga prutas. Magsasawa tayo dito sa mga prutas na makikita natin dito sa tapat nitong Magellan Cross. Ayan. Kakatakam yung mga prutas, lalo-lalo na yung mangga. Sarap kumain. So yun, dahil first time nating magbiyahe nakamotor, ayan, kailangan nating mag Google Maps. Ang maganda sumunod sa Google Maps kasi ililis ka niya sa masyadong matraffic na daanan. Kahit umikot tayo, okay lang dahil hindi naman masyadong traffic kaysa doon tayo dadaan sa mga highway. Busy yung highway ngayon ng Cebu dahil nga sa umaga ngayon at maraming mga pumapasok sa trabaho. So yung Guadalupe ay malapit lang naman dito sa pinaka city nitong Cebu. Yan. So 4 minutes na lang ay darating na tayo doon. Kung saan yung destination natin. So susundan lang natin si Kuya Bong. Ayan. Dating sakop daw itong ng Guadalupe itong pupuntahan natin, ngayon ay hindi na. Sakop na daw ito ng kalunasan dito sa Cebu. Ayan. Mas maganda na yung may tour guide tayo, at least dire-diretso yung biyahe natin. Iniwan ko lang muna yung motor ko dito sa kanilang bahay. Ayan. For safety. So ngayon, naakyat po muna kami papunta doon sa itaas. Ituturo tayo ng Tatay Boom. So, Tatay. So, grabe. Napakataas pala nito, Tay. Kaya hindi muna sasama si Tatay kasi medyo hindi na niya kaya. So, tara, subukan natin. Salamat, Tay, ha? So, mamaya na lang. Hello. Hey. Ayan. So, dito sa area nito, makikita natin paakyat, tapos merong mga bahay na nandito.
dito sa tuktok na itong inaakyat natin na bundok ay yung ibang mga bahay dito ay gawa sa simento. Yung iba naman ay gawa sa light materials. At may nakita tayong mga motor na nakaparking dito sa ibabaw. So ibig sabihin, yung motor kayang iakyat dito sa tuktok ng bundok. Makikita natin na talagang sobrang taas nitong area ito. Dahil kung titingnan natin yung mga bahay, napakalit na doon sa ibaba. Ayan. Nag-change route po tayo dahil pinagbawalan po tayong daanan. Yung inakyat natin kanina doon sa pinakatuktok ng barangay Sandayong. Ayan, kaya nag-change route kami, pumunta kami dito sa barangay Kalunasan, dito sa Cebu City. Ayan, so dahil nga sa pagmamayari na ng isang tao, yung property na dadaanan natin ay hindi na tayo tumuloy dahil may bantay doon. Kaya nag-change route kami nila kuya at nandito tayo ngayon sa barangay Kalunasan. Ayan, so ngayon ay aakyatin natin itong bundok na masukal. Kung saan titingnan natin yung isang tunnel dito na pinapaniwalang ginawa pa ito ng hapon na konektado sa pupuntahan natin doon kanina. Ito na lang yung ipapakita ko sa inyo kung saan yung karugtong ng tunnel na nandoon sa barangay Sandayong. So may bakas dito na makikita natin na talagang pinupuntahan ang area nito. Ika nga kay tatay, araw-araw daw may pupunta rito. Taong 1942, itong Cebu City dito sa Guadalupe, ayan, ay naging battleground ito ng Japanese noong World War II. Kaya naman, merong mga area dito na mga tunnel na ginawa ng mga Hapon noong World War II. So, itong papasukin natin na area ay ito yung lagusan na tunnel na nagmumula doon sa Barangay Sandayong kung saan hindi tayo pinapasok kanina. So, dahil sa private property yan, ay respect po natin. So, dito ay pinapaniwalaan ito yung lagusan. Yung area yan ay naging kampo ng mga Hapon. Ay halos lahat ng mga tunnel dito. Ginawa talaga ng Hapon noon nung panahon ng World War II. So marami. Hindi lang yan, meron pa diyan. Marami pa? No, meron pa diyan. Meron pa isang malaki-laki jet. Sa ibabaw. Dito sa ibabaw. Ibig sabihin, itong area ito ay kumpirmado na naging battleground ng Hapon noong World War II. Oo. Yun. So yun. So ngayon ay papasukin po natin itong kuweba para ipakita ko po sa inyo ang kaloob-looban. Ayan, tara. Hello? May tao ba dyan? So kinukumpirma muna natin kasi baka may tao dun sa loob. Tara, pasok tayo. So sa mga followers ko na nagre-request na pasukin yung mga tunnel na ginawa pa noong World War II. So pagbibigyan ko po kayo kasi yung iba sabi nila hindi ko tinatapos yung video. So sana ngayon ay matapos po natin. Tara. Ayan. So dito pa lang sa loob makikita na natin na gawa sa mga bato at maraming mga coil na nakikita natin, tingnan mo yan o, merong mga coil at meron ding buti ng red horse. So ibig sabihin itong tunnel na ito ay pinupuntahan ng mga tao dito sa ibabaw. Makikita natin na
gawa sa bato. So mula dun sa pinaka-entrance ay mayroong mga mahigit, I think 30 meters na pasok. Tara. So medyo makikita natin yung bakas na mayroong katagalan na linipasan na ng maraming panahon itong area. Yun. Yes. What? Ayan. So, makikita natin yung mga isa sa mga pinakadelikadong insekto dito. Ayan. Yan. Ito na yung pinaka dead end nitong tunnel. So dito ay makikita natin na sarado na yung butas. Ayan. Tingnan nyo. Yan. Tingnan nyo yung kulay ng bato. Makikita natin, no? Yun. So, ito na yung pinaka-dead end kasi sarado na dito. Meron pang mga damit dito. Yan. So, ito yung papunta sa labas. So, dito, ito yung isa sa mga pinapaniwalaang naging lagusan nitong tunnel na nagkukonekta doon sa pinaka- entrance di doon sa barangay Sandayong. Ayan. Sa Guadalupe. So, hindi lang ito dito meron at meron din ito doon sa kabila. Paglabas natin ay meron pa daw doon sa pinaka kabila. Dahil nga sa dead end na dito sa pinaka dulo, tingnan natin, ay lalabas na po tayo at titingnan natin yung kabila na tunnel na meron dito. Ayan. So, pinakita ko sa inyo itong lugar dahil isa ito sa mga historical na lugar na nandito sa Cebu City. Nandito tayo ngayon sa Barangay Carmen Toledo, Cebu City. Ayan. So, kung saan makikita po natin itong nasa likod ko. Ayan. Tara, puntahan po natin. Kasi marami pong mga kababayan natin ang mga nagtatanong kung bakit merong mga ganito dito sa barangay ng Carmen. Ayan, makikita po natin na merong mga nakatayo ditong mga pyramid ng mga semento na nandito, na nakahilera. So, base po sa mga residenteng nakatira dito, lalong-lalo na yung mga matatanda na umabot sa kung bakit merong ganito ang area nito. Ito daw yung nagsisilbing tank buyers noong World War II. Ayan, makikita po natin itong mga pyramid. Inuugnay ito ng dalawang barangay na makikita po natin. Ito yung Barangay Carmen at doon yung isa sa Barangay Ilihan. Ayan. So, dito naman po sa area ito, dahil nga sa mayroon ng tubig na nandito, ay hindi na po natin kaya pang mapuntahan yung dulo. Ayan. Ano ba ang nalalaman mo dito, Tay, sa mga ganitong mga, bakit mayroong mga ganito? Depensa. Depensa tawag sa amin. Depensa. Oo. Kibotan para sa atong mga hapon, mga rin na bamusulod. So, ibig sabihin, marami palang mga hapon noon na sumusulong dito. Oh, nandito na. Nandito na. Oo. So, itong mga nakikita natin dito sa likod natin, saan naabot itong mga parang pyramid na simento? Sa Ilihan. Sa isa ka sa kabilang barangay? Oo. So, balita ko, meron daw ditong mga paksol dito. Oo, mayroon. Dito meron. Akpang sa Ilihan. Ngayon, apat. Apat. Diri isa. Diyan, akpang isa. So, ito yung mga
makasaysayang lugar dito sa Barangay Carmen ay talaga namang isa sa mga patunay na naging teritoryo ng mga sundalong Amerikano laban sa mga Hapon, no, kung lulusob sila papunta rito. Pupuntahan po natin yung mga paksol kung saan nilagay yung mga machine gun na sumasalubong sa mga Hapon kapag papasok ang sila sa lugar na ito. Ano ba nagipang bakbak ng banana? Nga ang kasaysayan, mawala o ilang bakbako, no? Ang panggobyerno natin, hindi na. So, dapat i-preserve itong mga alaala, lalo-lalo na kasi naging parte ito ng panahon ng World War II. So, mula dun sa baba ay inakyat po natin dito papunta sa itaas kung saan makikita yung mga foxhole na nandito. Anong pangalan mo, Tay? Papa Renz na lang. Ayan si Papa Renz na naninirahan dito. According po sa kanya ay taong 70s ay nandito na siya at nakikita niyo na yun na itong ano, sir. Matagal na yan, 1970s dito na ako nakatira. Yan mga history na yan, medyo may alam ako konti pero hindi naman talaga lahat. Kasi ang nakakaalam talaga niyan yung mga sinaunang yung mga nakatanda sa atin, mga ninuno natin. Wala bang nakakwento sa inyo yung mga magulang mo? Meron, kasi ito talaga, taguan talaga ng mga ano yan, mga sundalo dati. Kasi ang talagang battle, ito yung ano nila, ito yung taguan talaga nila. Kasi pag dumating yung mga kalaban, sa baba yan eh. Ito yung pinagkukublihan nila. Kasi para safety yan eh, talagang matibay yan. Kaya pala, yung kapal ng simento dyan ay hindi tinatablan ng bala yan. Tinan mo yung ibabaw niyan, yung mga tama ng bala, hindi siya lumulubog. Parang ano lang, parang okit lang. Ayan sa taas. So dito sa area ng ito, dito sa pinakatuktok ng bundok na tinitirahan ni Tatay Tiborcio, ay makikita natin yung isang foxhole. Ayan. Na nandito. So according po sa mga residente na nandito ay hindi po ito nag-iisa. Merong apat na ganito na nakatayo rito. Yung isa nasa isang barangay. Kung titingnan natin ay parang dito nilalagay yung machine gun para makita yung mga kalaban doon sa ibaba. And ika nga nila, sa tuwing papasok yung mga Hapon dito noong World War II ay nakikita na mula dito hanggang doon sa ibaba noong panahon na iyon. Kaya naman, yung mga naka-assign na mga sundalong Amerikano na nandito na nag-aabang para sa paglusob ng mga sundalong Hapon ay nandito na. Dito, inilalagay yung mga machine gun. Tingnan natin dito sa loob. Isa rin ito sa mga naging taguan ng mga taga rito, ng mga naninirahan dito sa tuwing may mga sakuna katulad ng bagyo. Ayan. Tingnan natin, oh. Pinasok na. Papasukin po natin para ipakita yung aktual na pangyayari. Ayan. Noong panahon ng World War II. Aray! Kasi ba? Dahan lang. Ah! Shit! Oh! Uy, may bagyo na malakas. Dito kami sa loob. So, dito pala kayo nagtatago? Oo. So, itong area ito, tingnan natin. Ipasok mo. Tingnan natin. So, makikita natin na malalim ang area. Ayan. Tapos, yung daanan doon ay natatakpan na. Ayan. So, dito, makikita natin yung mga bullet na talagang naging marka ng bakbakan. Ayan. Dahil nga sa tagal na ng panahon ay unti-unti nang natatabunan itong area at napapabayaan na. So isa sa mga patunay itong area ito na naging isa sa mga battleground ng mga sundalong Amerikano at sundalong Hapon noong World War II. Ayan. So halimbawa, nandito yung sa sundalong Amerikano nakaabang dito sa itaas at tinitingnan yung mga paparating na mga sundalong Hapon ay dito nakaabang yung machine gun. Kung makikita natin yung mga nakikita natin sa pelikula, ganito yung forma. Ayan. Parang dito nakalagay yung machine gun. Pag ganun.
bang. So hindi lang ito sa pelikula natin nakikita, kundi maging din sa totoong buhay. So isa ta sa mga patunay itong Paxol na ito. So yung ibang mga Paxol na kagaya nito ay nasa kabilang barangay. Malawak po ang nasakupan ng digmaan noong World War II. Kaya nga naman, doon sa kabilang bundok ay meron din ganito. Ayan. Dahil nga sa tagal na ng panahon, ay unti-unti nang nakakalimutan yung mga mahalagang kasaysayan. Tanging eto na lamang na naiwan ng mga Paxol ang nagsisilbing ala-ala sa mga panahon na kung ano nga ba ang nangyari. Tingnan mo. Yung mga bullet na tumatama dito ay makikita natin na talagang isa sa mga patunay na talagang dito nagkaroon ng bakbakan. Palitan ng mga bala sa pagitan ng sundalong Hapon at ng mga Amerikano. Mula doon sa foxhole na pinuntahan natin ay bumaba ako rito para ipakita sa inyo yung itsura ng mga pyramid na nakatayo dito. So ito yung nagsisilbing humaharang sa mga sundalong Hapon kapag pumapasok sila sa areyang ito. And then yung Paxol na nandoon, sila yung umaambus dahil nga sa napapahinto yung mga tangke na dumadaan dito noong World War II. So, dito po nila inaatake yung mga kalaban na nakaabang mula doon sa itaas na nakatago doon sa Paxol. So ngayon naman ay pupuntahan po natin yung isa pang Paxol na tapat ng nasa ibabaw ng bundok na ito. Dahil makikita natin itong area daw ito ay meron din ditong Paxol na ginawa nilang tinanggal nila dahil nga sa ginawa nila ng kalsada. So kaya naman yung mga natira ay ito na lang at dito. So dito sa dinadaanan natin ay ito yung karugtong ng mga pyramid na nandito. Ayan, nahinati ng kalsada. Ayan. So talagang matibay ang pagkakagawa at talagang hindi basta-basta bibigay sa mga bala lang. Kita nyo. So, itong dalawang barangay na ito na nandito sa Toledo City ay talagang ito yung naging battleground ng mga sundalong Amerikano at sundalong Hapon. Makikita natin mga Paxol. Ayan o, tingnan nyo. Kahit nga dito sa kabilang kalsada na dadaanan natin ay mayroon din. Yung iba sinira na lang dahil sa nakakaabala. So itong tinatapakan ko ay ito na yung Paxol na makikita natin. Tingnan natin dito sa baba. Ito na. Ayan o. So dito mapapansin natin na unti-unting natatabunan na ng lupa itong Paxol na ito. Ayan, at marami na rin mga bato na nandito. Dahil nga sa dami na ng mga sakuna na nangyari, unti-unti nang natatabunan ng area ito. Pero makikita pa rin natin yung mga ala-ala sa mga nangyari noong unang panahon. Mula dito sa Paxol na ito, ay tanaw mo doon sa ibaba yung kalaban. At makikita rin natin yung isang Paxol na pinuntahan natin mula doon sa ibaba. Nandoon sa likod ng mga punong yan. Tingnan nyo, dito sa loob. Wala na. Tingnan mo doon. Makikita natin na yun, doon yung pinaka-pinto ng mga papasok. Pero natabunan na. Ayan. Hindi na masyadong makita. Ayan o. Grabe o. Ang tibay ng pagkakagawa nito. Talagang hindi basta-basta bibigay. So dito nilalagay yung mga machine gun at dito nag-aabang sila para salubungin yung mga kalaban. Marami pang mga magpapatunay
ko sa mga nangyari noong nang panahon. Iilan lamang ito sa mga naipakita ko dito sa Barangay Carmen at dito sa Barangay Ilihan. So itong dalawang barangay na ito ang naging isang saksi para maipaabot sa atin ang kasaysayan kung ano nga ba ang mga nangyari noong unang panahon. So makikita natin na kahit na lumipas na yung mga ilang dekada, pero hindi pa rin nawawala sa ating alaala itong mga kasaysayan na iniwan. Itong mga mahalagang kasaysayan na iniwan ng mga sundalong Amerikano at sundalong Hapon noong World War II ay bihira na lang makita sa social media. Kaya naman, isa sa mga naging rason para puntahan ko ito ay para ipakita sa ating mga kababayan na yung mga ganitong mahalagang kasaysayan na dapat nating protektahan at pahalagahan para mapakinabangan ng karamihan, lalong-lalo na sa mga susunod na henerasyon at mga darating pa na mga panahon. Mula doon sa Leyte ay nag-travel tayo papunta dito sa Toledo, Cebu City para ipakita sa inyo ang mga mahalagang kasaysayan. Since hindi na po kakayanin ng oras para libutin natin ang ilang pang mga magpapatunay ng mga kasaysayan, ay dito ko muna tatapusin itong video. At mula dito sa Cebu City, ako po ay magpapaalam at salamat po sa inyong walang sawang suporta. Huwag niyo kalimutang i-like at i-share itong video. At kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Samahan niyo pa ako sa susunod na aking paglilibot sa buong Pilipinas. See you again sa aking next video.